Kakausap natin si Attorney Gilbert Andres ng Center for International Law. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Rafi. Opo. Ano po kaya magiging epekto nitong decision ng Makati RTC 150 dun sa kaso ni Trillanes naman sa Makati RTC 148 naman na kasong kudeta? Kasi effectively, nabuksan na yung kanyang lumang kaso. Meron ko po kayang effect ito sa Branch 148? Well, sa aking pagtingin siguro may isang persuasive effect yung order ng Makati RTC Branch 150 sa Branch 148. Ngunit gusto ko rin pong i-emphasize na persuasive effect lang. It's still up to the judge of RTC Makati Branch 148 how to appreciate the facts and the law with respect to the granting of the amnesty kay Senator Trillanes and with respect to the withdrawal of the amnesty. Base po dun sa desisyon ng Branch 150, eh hindi raw niya tinitingnang ebidensya yung sworn affidavit mismo nung nag-swear naman dito kay Trillanes nung siya ay mag-apply nung kanyang application for yun nga, in-applyan yun nung 2001. Pero paano po kaya itong epekto nito kung sinasabing may mga sinasite din naman ng mga media interviews at yun ay pinapanigan naman ng korte nung sinabi ni Trillanes sa GMA News na hindi siya hindi niya inaamin yung kanyang mga naging kasalanan na kudeta, pero yun ay nire-recognize. Pero yung mismong affidavit nung dalawang nag-swear sa kanya, hindi pinapanigan ng korte, Attorney. Opo. Siguro tingnan natin to from a academic point of view, pwedeng mag-present ng pieces of evidence si Senator Trillanes that will show that he really applied for amnesty. And this testimonial evidence can be those pieces of evidence. Now, whether or not it will be given probative value or bigyang halaga ng court is really up for the court. Pero meron pa namang chances si Senator Trillanes na mag-file ng motion for reconsideration. At doon po pwede niya pong ipaigtingin pa, dagdagan ang kanyang mga ebidensya para sa kanyang opposition sa omnibus application. Matapos pong lumabas yung desisyon ng korte, sinabi nyo kasi dati na dapat dumaan pa rin sa Kongreso yung pag-approve at pag-void ng amnesty. Tila malibay naging desisyon ng korte sa pagpaparesto kay Trillanes? So from an academic point of view, yun nga yung hindi masyadong na-discuss po dun po sa order ng RTC Makati Branch 150. Wala po din yung doong discussion tungkol sa kung kailangan ba ng concurrence ng Congress yung pag-withdraw ng isang amnestiya. Kasi i-recall po natin na sa Section 19, Article 7 ng ating saligang batas, ang pag-grant po ng amnestiya, ayan po yung akto ng Presidente at ng Kongreso po. Kailangan po ng concurrence yan ng Congress. Kaya sa tingin ko po, dapat pong i-emphasize po ito na dapat po may concurrence din ng Congress yung any withdrawal of an amnesty. At magiging president po rin po kasi po kaya yung kanyang decision dahil binabanggit dito na dapat nagpresenta si Trillanes nung original or copy nung kanyang application. Pero hindi ba pag nag-apply ka talagang mapupunta na doon sa agency kung saan ka nag-apply yung iyong application? So wala na doon sa nag-apply, hindi ho ba? Magiging president ho kaya ito para sa mga susunod na decision ng mga korte? Hindi naman po, kasi strictly speaking, it's only the decision of the Supreme Court that has presidential value. Yun lang po yung susundin. Ang utos po ng isang lower court, kagaya po ng RTC, ay wala pong presidential value. So unless katigan po ito ng Korte Suprema, sa ngayon po wala pa itong value? Opo, wala pong presidential value. So hindi po siya pwedeng maging president doon po sa Branch 148 ng RTC Makati. Anong legal impact po kaya din ang desisyon ng korte dito sa kaso naman ni Senator Trillanes, lalo na tila may iba pang interpretation sa rule of law kaugnay dito, lalo pat hinihintay pa rin natin yun ngang manggagaling naman sa Branch 148? Well, ang magiging ang magiging epekto ay mabubuksan yung kanyang case for rebellion sa RTC Makati Branch 150 at magpre-present ngayon yung prosecution ng kanilang evidence in chief. Now, gusto ko rin tingnan natin sa mas malawakang pag-iisip na yung issue ng rule of law. So makikita natin ngayon na yung ating mga institusyong demokratiko ay ginagamit, gumagalaw kasi may korte.
merong presidente. So yung korte yung magsasabi kung valid ba o hindi yung proclamation 572 ni Presidente Duterte. Now, pwedeng i-exhaust ni Senator Trillanes yung kanyang mga legal grounds or legal remedies using the court system. Mm-hmm. So, gusto ko pa rin pong paniwalaan ng ating mga korte ay independent, impartial tribunals of justice. Kaya dapat po i-exhaust ni Senator Trillanes. Gaano po kahalaga na maagang magdesisyon yung Korte Suprema patungkol sa isyung ito? Nasa Korte Suprema na rin po yan kung paano po, kung kailan po nila i-resolve yung petition ni Senator Trillanes. Ngunit kung yung sa factual issues kasi, hindi kasi na determine ng ating Korte Suprema ng factual issues. Mm-hmm. Kaya po, in a sense, parang binato ng Korte Suprema sa RTC Makati yung factual determination whether or not nag-apply nga si Senator Trillanes. Pero gusto kong ulit i-emphasize na dapat gamitin natin ang ating mga democratic institutions kagaya po ng courts para sabihin, itanong kung meron nga, kung valid nga ba yung Proclamation 572. Kasi sinabi ko nga sa previous interview dito sa Balitang Hali, wala po power ang presidente ng Pilipinas na magsabing void ab initio ang isang proclamation. It's only up to the courts to determine that kasi it's a judicial power to determine the validity of any grant of amnesty. Ayun na nga po. Pero ngayon po at effectively nabuksan na yung kaso nitong si Senator Trillanes. Ano ko yung mangyayari dun sa mga nabigyan pang ibang mga sundalo ng amnesty? So ano mangyayari sa kanila ngayon? Ako, magandang question yan, Rafi. In fact, from a policy standpoint, it actually imperils the grant of amnesty to other rebels, whether soldiers or police officers. And from a policy standpoint, meron tayong peace agreement, di ba, sa mga MILF, MNLF. Mm-hmm. There's also a big question sa kanila, ano ba, kung bibigyan ba sila ng amnesty ng ating presidente with the concurrence of Congress, magiging pwede rin ba itong ma-withdraw? Kaya malaki po itong katanungan sa ating taong bayan. Whether or not an amnesty granted by the Philippine government is actually stable. Mm-hmm. Pero since kaso pa lamang po ni Senator Trillanes, yung nasa korte, hanggat wala pong naghahalukay doon sa mga iba niyang kasamahan, hindi naman po mabubuksan yung kanilang kaso. Ganun ho ba ang mangyayari dito or madadamay sila kasi magkakasama naman po sila doon sa original case? Oo, tama yan, Afi, kasi mayroong tinatawag na presumption of regularity. So yung grant of amnesty sa ibang rebelde na nag-admit na ng guilt nila ay presume regular yung grant of amnesty sa kanila. Mm-hmm. At kung we-withdraw, yung kung anumang withdrawal meron sa isang nag-granta ng amnesty, ang aking position ay kailangan pa rin niya ng concurrence ng Congress. Mm-hmm. Okay, so babalik pa rin po tayo talaga sa Kongreso. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po, Rafi. Salamat po si Attorney Gilbert Andres.